guys, welcome back to my channel. This is Mamshi's Life Tour Channel. Guys, ngayong araw na ito, mayroon tayong pag-uusapan. So stand by. Hello there! Guys, ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay yung pagbibigay ng advice. Alam mo ba yun? Na yung iba, pag nagbigay ng advice, so shocking. Para na matay ka agad. Kain po tayo. Kasi po, may nakasabayan ako. Bali, tatlo kami. Hindi kami magkakilala. Yung isa, nagtanong sa akin, Ate, sumasakit yung dito sa dibdib ko. Sabi ko, Be, baka ano lang, ano bang binuhat mo na mabibigat? Baka napersa lang yun, kaya ganon. Kaya sumasakit yung dibdib mo. Sabi ko sa kanya, o kaya hindi, kaya stress? Over fatigue? Sumagot ba naman yung isa kong kasama na hala, patay ka. Sakit ng sa puso yan. Oops. Sabi ko, tika muna. Relax. Huwag ka agad na therefore I conclude na ganito kasi hindi tayo doktor. O di po ba? Yung ginawa ko, yung sa isang kasabayan ko, sabi ko sa kanya, halika, mag-usap tayo saglit lang. Tapos yung may naramdaman, sabi ko, diyan ka lang muna, Bi, ha? Mag-uusap lang kami. Yung sabi ko sa kanya, pagka ganyan kasi, dito tayo sa ibang lugar, ibig sabihin nun, kailangan niya magkukomfort sa kanya. Kaya kahit hindi tayo magkakilala, humihingi siya ng advice, opinion mo, kung bakit sumasakit yung ganun. Kasi ang sabi ko sa kanya, hindi naman tayo parehas mga doktor. Kaya lang, sa pagsasalita, maging marahan tayo. Yung hindi nakakamatay ka agad. Kasi baka mamaya. Hindi ba? Imbis na maibisan yung problema niya, eh lalong madadagdagan yung, yung iisipin niya. Imbis na makakatulong kayo, lalong makakasama. Hindi po ba? Kasi sabihin nun, may sakit na pala ako, baka malapit ako mamatay. Oh my goodness, kung ano-ano naman, di siya makatulog. O diba, di makapagtrabaho ng maayos. Kasi iniisip na yun, nung sinabi mo na, hala, nakakamatay kaya yun, o cancer na yun, o ano pa man dyan. Masakit ka na, kailangan mo umuwi. Guys, huwag ganun. Hindi, kumbaga kung para sa akin, hindi ko kailangan opinion mo kung ganun sasabihin mo sa akin. Diba? Diyan siya nakakatulong eh. Lalo mo lang binibigyan ng problema ang isang tao. Ibalay mo na persa lang siya sa pagtatrabaho. Kaya sumakit yung dibdib. Diba? Kaya sumakit lang yung ulo dahil nga kulang siya sa tulog. Sabihin mo may cancer na siya sa ulo. Hindi po yan guys, hindi po yan ganyan magbigay ka ng advice. Please lang, payong kapatid, huwag na nating palalain yung isang bagay na wala ka namang alam. Huwag mo na nagdugtugan. Wala ka namang tagang alam kasi hindi ka naman doktor, hindi mo naman in-examine yung tao na yun na may karamdaman. O di po ba? Ay sabi niya sa akin, pasensya na po ate. Kasi sabi ko, marami na ako na encounter dito yan sa ibang bansa na ganun. Ate, hindi naman kami magkakilala. Bigla na lang magtatanong na, bakit kaya sumasakit yung tuhod ko? Eh di, pag sinabi mo na, hala ka. Ano, nabangga ka? Baka may cancer yan. Oh, di ba? Nagbigay ka lang ng problema sa kapwa mo. Which is hindi dapat. Dapat sinabi mo lang na, paano ba yan? O baka naman nagkakaedad na tayo minsan, ganun talaga yon. Pero much better po, magpapacheck up tayo. O di po ba?
Okay, wait mo lang, be, mga 3 days o ano, maghaplas-haplas ka lang muna, baka na ano lang yan. Hindi mo lang alam kung saan mo nasagi. Tingnan mo muna, baka may pasa o ano. Ganun po mga guys, pag nagbibigay po kayo ng payo, huwag niyo pong biglaid. Kasi, tayo dito, malayo sa pamilya. Kailangan natin may magko-comfort sa atin. Kaya minsan, tulad minsan, sabi sa akin, kasi nagbablog ako. Sabi sa akin, di ilang taon ka na. Eh, sabi ko, ganun, ganito. May gitang sungwenta. Sabi ko sa niya. Sabi sa akin, muwi ka na. Ha? Sabi ko, ba't ako uuwi? Sabi ko siya, sige, bigyan mo kong pera. Uuwi ako. O, di ba? Bakit? Ano ba ako? Tinikba ko sa inyong mga mata? Joke lang. Bakit mo ako papauwiin? Gulat na gulat talaga kung pinapauwi niya ako. Sabi ko, ah, siguro marami ka ng ipon, ano? O kaya yung asawa mo sa Pinas, kumikita ng malaki. Kaya ako pinapauwi mo. Sabi ko, sige sa kanya, bigyan mo ng pera, uwi ako. Oh my goodness. Di ba pwedeng sabihin mo, ti, mga ilang taon ka gusto mong mag-forgod? May balak ka bang mag-forgod after mga ilang taon mula ngayon? Di ba pwedeng ganun yung tatanong mo? Sasabihin mo agad sa akin na, uy, uwi ka na, ti. Ba't ni mo muna ako tatanungin? Mga guys, hindi nakakasaya. Hindi ako masaya sa mga words na ganun sabi mo sa akin. Muwi ka na. Hindi ako masaya, sa totoo lang. Kaya sa'yo yan, ginabi ako dito sa labas. No, hapunan ko na ito mga guys. Kaya tayo, pag may humingi sa atin ng mga advices, huwag po natin takutin. Oh my goodness. Nangyari na po yun mga guys. Isa kong kasama. Ang sabi niya sa kaibigan ko. Sa workmate ko yun, yung sinabihan niya. Kasi sumasakit yung tiyan. Sabi niya sa isa kong kaibigan, alam mo, sumasakit yung tiyan ko lagi. Ako sa, anong sagot ng isa sa kanya? Sabi niya, hala! May cancer ka na, mamamatay ka na. Sabi ko, hay! Ba't mo siya sinabi? Hindi ka naman doktor. Malay mo, kabag lang yun. Imunuman mo lang yan ng maligamgam na tubig. Wala na yun. Kaya mga guys, mag-ingat po tayo sa pagpapayo mga guys. Kung hindi nakakamatay, eh sorry ah. Kaya alam nyo ba yung sinabihan niya na may cancer ka na, mamamatay ka na? Alam mo ba guys, anong ginawa niya? May pasok kami noon. Ginawa niya, umuwi siya sa bahay nila at umiyak ng umiyak. Sabi ng nanay niya, ay bakit ka umiyak? Kasi ma, may cancer na ako, mamamatay na ako. Kaya ang sabi ko din sa kaibigan ko, puntahan mo siya doon sa bahay nila pag nag-break time. Bawiin mo yung sinabi mo. Ayun nga po mga guys, nung nag-break time kami pumunta, dahil malapit lang yung pinapasukan namin eh. Nung nag-break time kami, pinuntahan niya yung kasamahan namin at binawi yung sinabi niya. Saglit lang mga guys, madali mo. Yan, kumakain pa rin ako. Sabi niya, pasinsya ka na ha. Pasinsya ka na sa sinabi ko, nabigla ako eh. Sabi ko, ako nga rin nabigla eh. Yung sabi ko doon sa namumroblema na may sakit siya tiyan, sabi ko be, baka kabag lang yan, ngayon inuman mo lang na may aligam-gam na tubig. May akuntiwala na yan. O kaya may dysmenorrhea ka lang. Hindi naman ako doktor, pero kung ano yung alam ko na may papayo, ipapayo ko po yung hindi nakakamatay. Kaya yun mga guys, yun na nga po ginawa niya, minum siya lang maligamgam na tubig mga
siguro after half an hour, nagpahinga lang siya, baka kinabag lang siya, nawala. Oh my goodness. Kabag. Di ba ba? Tapos naman, may pinuntahan ako tindahan. Ang mahawak ko ng ulo ko, medyo masakit pa kasi nung nauntog nga to eh. Di ba ba? Sabi niya sa akin, bakit ate? Sabi ko, ah, masakit kasi ulo ko kasi hindi pa ata gumaling to kasi ano eh, nauntog kasi to eh. Nahulugan. Nahulugan ng folding bed. Sabi niya sa akin, huh? Alam mo ba? May kakilala kong ganyan, nahulugan ng folding bed, alam niya. Alam mo, te? May cancer na sa ulo. May cancer na sa ulo. Ha? Sabi ko, eh, pwede ba? Sabi ko sa kanya, wag mo kaagad patayin yung taong nabubuhay pa. Pabiro kong sabi sa kanya, sabi ko kasi, Jesus name. Sabi ko sa kanya kasi, bawat tao kasi, iba-ibang istorya. Maaring may lahi silang ganun. Hindi natin alam kasi parehas tayo hindi doktor. Sabi ko sa kanya. Kaya maging maingat po tayo sa pagpapayo. Sabi ko. Sabi ko, kasi imbis na walang isipin ng tao, marami na tuloy iisipin. Di po ba? Nag-i-insist pa siya mga guys. Kasi yung lula daw, ganun, ganito, ganun, ganun, ganyan, ganun, ganyan nangyari. Sabi ko, ang lula mo at ako at ibang tao hindi po magkaparehas. O di po ba? Case to case basis po yan. At saka isa pa, hindi naman po kayo doktor. Pasensya na ha, sabi ko sa inyo. Pero yun ang katotohanan na dapat natin tanggapin sa ating sarili na hindi tayo doktor. At saka walang nakakalam sa hinaharap. Di po ba? Tanging Diyos lang. Kaya sabi ko, in Jesus name. No. Sabi ko sa niya, dapat pag nagsalita ka, pag nagtatanong ka, pag sumasagot ka, mag-isip-isip ka muna kung tama ba yung sinasabi mo. Nakakatulong ka ba? O lalo mo lang dinadagdagan ang problema ng isang tao? Kaya, ingat po tayo sa pagbibigay ng mga payo. Tapos may pumasok dun sa tindahan na yun. Sabi niya, ate, ano yung pinag-uusapan nyo? Kasi sabi ko, wala, nahulugan lang yung ulo ko ng ano, ng folding bed, ganun, ganun, ganyan. Tapos sabi ko, iba kasi yung nasa isip niya, iba yung nasa isip ko. Sabi niya, ako nga rin eh, nabangga kayo yung tuhod ko. Tapos sabi niya uli, ay, ano yan? Cancer yan, pag nabangga yung tuhod mo. Sabi ko, miss, usap tayo saglit. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, bakit ate? Sabi ko, pasensya ka na ha. Pero yung mga sinasabi mo, hindi talaga na nakakatulong. In fact, alam mo kung ano? Parang binibigyan mo siyang problema. Kasi ano kay negative thinking. Sorry ha. Sabi ko sa kanya. Asangin na rin siya sorry sa akin. Yeah. Hi guys, don't forget to subscribe, like, share, comments, and click the notification bell so that if ever I have a new video, you'll be notified. Bye!